Samantala, minamadali na po ng gobyernong pagpoproseso sa repatriation ng mahigit 1,000 Pilipino sa Saudi Arabia sa gitna ng paghihigpit doon sa mga dayuhang manggagawa. Narito po report ni Dante Pirelli. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ng 27 OFW mula Abu Dhabi at Riyadh, Saudi Arabia nang dumating sa bansa bandang alas 11:30 kagabi. Kabilang sila sa undocumented workers doon. Masaya man ang bawat isa na nakauwi na sa Pilipinas. Baon naman nila ang kanya-kanyang kwento ng paghihirap. Kaya karamihan sa kanila, emosyonal. Kwento nila, ikinulong sila ng 4 oras at ipinosas mula sa kulungan papuntang airport. Hindi raw tinatanggal ang kanilang mga posas hanggang sa makasakay sila sa eroplano. Talagang pagbabayaran nila yun. Napakabastos nila, hayop sila. Ginawa nila ako baboy, hayop sila. Yung hirap po. Mas mabuti na pong dito na lang po kami sa lugar, sa bansa natin. Kahit mahirap, at least yung trato sa iyo mabuti. Kasi doon sa ibang bansa, hirap po. Hirap, parang hirap kalimutan ng lahat. Kahapon, opisyal nang ipinatupad ang Saudization o ang paghihikayat sa mga pribadong kumpanya roon na tumanggap ng mga Saudi national sa halip ng mga dayuhang manggagawa. Noong Marso, sinimula ng Saudi Arabia ang paghihigpit sa mga undocumented migrant workers sa kanilang bansa. Sa kabila nito, tiniyak ni Vice President Jejomar Binay na ligtas sa pagka-aresto ang mga overstaying na OFW sa Saudi Arabia kung nasa gitna na ng processing ang kanilang mga papeles. Hindi pa raw niya matukoy sa ngayon kung ilan sa humigit kumulang 2,000 OFW ang kasalukuyang nasa gitna na ng pagpoproseso ng papeles. Nagsasagawa naman ng kilos protesta ang grupong Migrante International sa harap ng tanggapan ng DFA kanina. Bilang pagkondena sa umano'y kakulangan ng aksyon ng gobyerno, kaugnay sa mga OFW na apektado ng Saudization, nababahala raw sila sa sitwasyon ng libo-libong Pilipino sa Saudi. 2 taong pagkakakulong o multang 100,000 riyal o 1,000,000 piso ang parusa sa mahuhuling lalabag sa immigration policy. Ito na yung huling araw na kinatatakutan ng ating kababayan sa Saudi. Ano na ang mangyayari sa kanila after simulan ng crackdown? Ang mga bagong bayani ay takot na ang nararamdaman po habang nasa labas po ng bansa. Bagamat nasa mahigit 4,000 Pilipino ang na-repatriate o napauwi sa bansa, tinatayang may 1,700 OFWs pa ang naghihintay ng pagproseso ng kanilang clearance para makauwi ng Pilipinas. Dante Perelio, GMA News.